Good day, guys! Ayan, nandito ngayon tayo sa MRT station and may pupuntahan tayo ngayon, guys. Samahan niyo ako. Samahan niyo akong i-explore ang Farmer's Garden. So, doon nga tayo pupunta sa Farmer's Garden. So, ayan. Stay tuned, guys! Samahan niyo ako. Ayan nga, guys. It's just a walking distance from the MRT to the market garden. Yeah. Ayan na nga yung kanilang signage sa entrance. So, Farmer's Garden. Welcome to Farmer's Garden. Ayan. At nag-umpisa nang umikot ang aking mga mata at ulo sa nakikitang mga plants. Ayan. Silip dito, silip doon. Nagtitingin-tingin. So, yun guys. Pag nagpunta talaga kayo dito, hindi talaga pwedeng hindi kayo sisilip sa kada stall or kada seller na madadaanan nyo. Kasi ang gaganda talaga ng kanilang mga halaman dito. Yun lang, yung iba, syempre, alam naman natin yung prices ng plants ngayon. Medyo pricey pa. Kaya, yun, mamimili lang tayo ng mga halaman na medyo affordable siya. So, yun, marami naman din kayong mapagpipilian basta matyaga lang din kayong mag-explore, mag-ikot-ikot, although nakakapagod at mainit kasi sadya talagang mainit yung panahon pagpunta namin gawa nga nung hapon na to, mga alas 3 ng hapon. Kaya expect mo na yung mainit na panahon kung papawisan ka talaga habang nag-iikot. So yan guys, ang ganda-ganda niya, Ficus Nana, pero wala yung seller. Kaya umalis ako, pero babalik ako at magtatanong ng price. Yan. Kaso umatras ako guys kasi ang mahal. Ang mahal, pero ang ganda-ganda niya. Variegated kasi yon. Tapos eto din, mga dwarf na CC plants. Ang cute-cute nila, pero ganun din, mahal din. Hindi kaya ng budget. So, yan. Hanggang tingin-tingin na lang muna tayo. Pero ang cute-cute talaga nila. Ang ganda ng mga dahon nila. Tsaka ang liliit. Ang cute-cute-cute-cute. Yan, Red Sun. Akala ko nung una, Prince of Orange. Pero eto palang nasa taas yung Prince of Orange. In-interview ko yung si kuya na nagtitindi. So, yun. Mahal din siya, actually. Considering na baby pa yung halaman. Nasa 200, 250, ganun yung price niya. Hindi ko pa sure kung pag binili mo yan, mabubuhay mo na siya. Pero, maganda siya. Gusto ko rin siya. Hindi ko na nga lang siya nabalikan ng time na yun. So, yun. Iyan, ikot ulit tayo. Lakad dito, lakad doon. Sisilip-silip sa mga stalls nila. Iyan. Ikot ang camera. Ang galing nga ng cameraman ko. Buti na lang may kasama akong tagakuha ng mga tagakuha ng footage. Taga-film ng footage. Salamat sa anak ko at sinamahan niya ako pumunta dito. So, yan. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin lalo na kapag may mga mabibili talaga na na medyo madami-dami. Kasi ang pagdadala, ang pagbibit-bit, unless magta-taxi ka, pero sayang naman yung pinunta mo dito. Kasi kaya ka nga pumunta dito para mas makakamura ka sa mabibili mong halaman. Pero kung magta-taxi ka, eh di ganun din. Kaya commute-commute lang, MRT-MRT. Sa MRT naman, from Guadalupe to Cubao, lang yun. Wala pang mga 10 minutes lang. Kapag walang aberya sa MRT, mga 10 minutes na sa Cubao naman na rin. So yeah, nandito po tayo sa store ng Bromelias. Ang gaganda nila. Ang gaganda nila, guys. Ayan, kung pwede ko lang lahat ng klase ng bromeliad na nandyan, bilhin ko. Gusto kong magkaroon. Pero, hindi kaya eh. Ayan, tignan nyo, ang galing ng pinaglagyan nila. Akyat siya, tapos malaki, tapos paliit, papunta doon sa taas. Pero ang ganda ng pagkakadesign. So, bromeliad yan. Yung store na to, puro bromeliad yung kanilang binibenta.
guys. Kayang-kaya. Kaya-kaya ma-afford. Yan. Ang dami nilang Brumelia. Saka ang fresh nila. Ang fresh nila kasing fresh ko. Joke. So, yun. Ayan, ayan, ayan. Enjoy, enjoy. Busugin nyo lang yung mga mata nyo. Sa panonood. Kasi, nung time na nandyan ako, busog na busog yung mata ko. Ang sarap sa pakiramdam. Kahit hindi ko alaman lahat yan. Yung, nare-relieve ba yung stress mo? Nakikita ko lang yung mga klaras na yan. So, Lord. Sana kahit pa paano. Sabi ko, kahit isa-isa lang nito, meron ako. Pero hindi pwede. Wala nang paglalagyan. Wala pang pagbili. Sayang naman kung yung budget, ibili lahat niyan, di ba? So, ayan. Enjoy na lang yung mga mata. Dapat tingin. Eto guys, ang ganda-ganda ng bulaklak nito. Gusto ko nga rin yung tangin ito. Kaso, hindi na maganda yung kanyang dahon. Yung kanyang pinakapuno. Na-damage daw yan nung ibinyahe. Dinideliver din. Kaya, ayan. Pero ang ganda ng flower nito. Eto din. Ang ganda rin yung mga kulay nila. Mas mahal yan. Iyan ang mga mahal na nakadisplay nila. Ayan. Ayan, nandito na tayo sa succulents. Ayan, hindi ko na isa-isahin yan, guys. Kasi, hindi ako kagalingan sa ID ng mga succulents and cactus. So, bahala na kayo. Tingin-tingin na lang. Ayan, ililibot ko na lang kayo. Enjoy, 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 enjoy sa panonood sa mga halaman na nagagandaan. Siguro kapag nandyan kayo, sabihin niyo, ay gusto ko to, ay gusto ko to, ay gusto ko yan. Ay wala pa ako nito, wala pa ako niyan. Wala pa ako noon. Tatanungin niyo lahat yung price niyan kung magkano. Pero syempre, dun ka lang sa ano, sa presyo na abot kaya. Ayan. Kasi halos lahat ng nandyan, syempre, gusto mong bilhin. Kung ano yung variety na nandyan, syempre, gusto mong kuhain. Pero, iniisip ko rin yung paglalagyan ko, saan ko sila ilalagay pag binili ko yan. Kasya pa ba yung budget ko? Yung ganun. So, maraming factors ka rin isipin. Unless, nagtitinda ka. Binibenta mo. So, yun. Pwede naman. Kaso, yun nga, mahirap magdipit, mahirap magdala. Ayan, ang cute! Ang cute ng cactus na to. Ayan. Ayan, nakuha ko yan. So, ayan, kasama yun doon sa nakuha ko. Ayan, ikot ulit tayo. Ayan, pagpasensyahan nyo na. At, hanggang ganyan na lang yung maipapakita ko sa inyo. Sana ma-appreciate nyo yung beauty nila. Diba? Ang gaganda. Ang cute. Ayan. Sana kagaya ko. Ma-appreciate nyo yung beauty ng mga plants. Kasi ako talaga parang gumagaan yung pakiramdam ko. Nakikita ko sila. Kaya gustong-gusto kong pumunta lagi dyan. Kasi, ayan, alam nyo yun. Nasilayan lang ng mga mata ko yung mga halaman na yan. Sold na ako kahit di bumili. Pero hindi ka makakatiis. Mapapabili at mapapabili ka. Ayan. Cactuses, cacti. Yan, mga zebra. Ayan, cactus ulit. Ayan, ang gaganda nila guys. Yan, meron din sila dito mga fruit-bearing trees. Siguro marketed itong mga to. Pero ang gaganda nila. Tapos yung iba, may mga bunga na rin siya. Ayan. Yung isang alinga, ang dami niyang binili. Tapos yan, mga roses. Tsaka mga sili na imported. Na pan-display lang. Hindi ko alam kung kinakain yun. Tapos yan, bromeliads ulit. Actually, yung video to, guys, yung video to ay ang compilation na ng unang linggo at saka pangalawang sunod na linggo na pagpunta namin. So, hindi lang siya isang
footage na kuhaan. Hindi lang siya isang araw na kuhaan ng footage. So, yon. Pero, same na ano, same na pagpunta namin. Ang gaganda ng mga halaman na nandiyan. Ayan, sunflowers. Ayan, enjoy, enjoy, enjoy. Ikot ulit hanggang sa matapos. Ayan, mga rubber trees, rubber plants. Ayan. Meron din silang mga pots dito, pero hindi, wala akong matanungan kasi wala yung seller nung time na yun. Ayan. So, yun. Ito na yung budol sa pagpunta sa farmers ng dalawang linggo. Pero hindi naman magkasunod yun. Tsaka, mga pinabili po yan ng aking mga friendships. So, hindi naman po lahat sa akin yan. Ayan. And also this one. So yon mga kaibigan. Ayun guys, that's all. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-explore ko sa Farmer's Garden. Yon. Sana nag-enjoy kayo sa kakapanood ng mga footage na nandito ngayon sa aking video na to. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Keep safe everyone. Maraming salamat. God bless. And bye. Thank you sa panonood. Please like, share, and subscribe sa aking YTC. Thank you very much. Bye. Love you all.